Sa pagpasok nga po ng Chicago Bulls sa preseason ay nanakot na nga po ang kanilang team sa Eastern Conference. Yan nga ang unang story na ating pagkukwentuhan dito, na susundan ko na rin ng balitang binantaan na ni Jimmy Butler ang Milwaukee Bucks at ang Brooklyn Nets, at ang balitang may malaking problema nga daw agad ang Los Angeles Lakers sa kanilang chemistry. Kaya kung solid, J-Zone TV ka, tara, sabayan nyo ko. Grabe nga po ang naging paghahanda ng Chicago Bulls ngayong season sa pagkuha pa lang nila ng mga malalaking pangalan sa NBA, katulad ni Alex Caruso, DeMar DeRozan at Lonzo Ball. Kaya di na nga po nila naiwasan pa na makatanggap ng napakalaking pressure at expectation mula sa kanilang mga fans. Subalit, di rin naman nga po nila ito binigo, dahil sa kanila pa lang nga po ang mga unang laro sa preseason ay pinakita na nga po ng kanilang team ang rason bakit dapat silang katakutan. Bali, tinumbakan lang naman nga po ng Chicago Bulls ang walang kahirap-hirap ang dalawang teams na kanilang nakatapat. Yes, mga idol, di nga po bababa sa 30 points ang kanilang kalamangan laban sa Cleveland Cavaliers at New Orleans Pelicans. Sa madaling salita, mukhang nagiging dominante na nga po ang Chicago Bulls, which is magandang serialis na rin nga po para sa pagpasok nila sa tunay na kampanya ng regular season. Ayon rin nga daw po sa naging obserbasyon ng ating mga eksperto, mukhang hindi rin naman nga daw po nahihirapan ng Chicago Bulls sa pagbuo ng kanilang chemistry. Nagiging madali na lang nga daw po para sa kanilang mga bagong players na mag-adjust sa kanilang playing style, at kitang-kita nga po ito sa kanilang mga ginagawang alley-oop. Kaya yan nga po ang nagpapatunay na dapat katakutan ngayong taon ang team ng Chicago Bulls. Sa pangalawang story naman tayo, kung may isang teaman nga daw po na may karapatan na magbanta at magyabang ngayon na ito sa Eastern Conference, ito nga daw po ay walang iba kundi ang Miami Heat, sa pagkakaroon nila ng napakagandang lineup ngayon. Ayon nga po sa game pahayag ng kanilang superstar si Jimmy Butler sa harapan mismo ng media, hindi nga daw po sila aatras sa kahit anumang team sa NBA, mapa championship contender man yan o hindi. Handa na nga daw po ngayon ang kanilang lineup na kalabanin ang lahat ng teams katulad ng Brooklyn Nets, Chicago Bulls, syempre Philadelphia 76ers, at ang maging ang ating defending champions ng Milwaukee Bucks. Well, malinaw naman nga po na binuo talaga ang lineup ng Miami Heat para sa kanilang goal na makuha ang titulo. At kung gusto nga po nilang maisa katuparan nito, ay kailangan nga po nilang patumbahin ang lahat ng teams na haharang sa kanilang daraan papunta sa kampiyonato. Sa panghuling story naman tayo, dahil nga po sa pagkatalo ng Los Angeles Lakers sa Warriors ay nabaw na nga po ang kanilang standing sa preseason sa 0 wins at 3 losses. Kaya kahit man nga po puro exhibition game pa lang ang ginagawa ngayon ng kanilang team, ay marami na nga po ang nangangamba sa kanilang mga laban. Medyo wala nga daw po sa tugma o sa hulog ang laro ng bawat manlalaro ng Lakers, at kitang-kita nga daw po sa kanilang game na kinakapapa nila ang bawat laro ng bawat isa. May mga pagkakataon na nga po na nasosobrahan sa pagka-unselfish ang kanilang mga manlalaro, pero di rin naman nga po dito nangangamba ang kanilang superstar na sina LeBron James at Russell Westbrook, dahil natural na rin naman nga daw po para sa katulad nilang team na may bagong lineup na magka-problema sa chemistry. Parte rin naman nga daw po iyon ang proseso para makadiskubre pa sila ng iba't ibang mga paraan upang gumana ang kanilang bagong lineup. Isa pa, di rin naman nga po ganun kahalaga ang kanilang preseason game para sa kanilang team. Sa katunayan, mas pinagtutunan pa nga daw po ng pansin ngayon ni LeBron ang kanilang ginagawang practice kesa sa kanilang mga laban sa pre-season. So, that's it, mga idol, ang ating pangalawang video ngayon na ating pinag-usapan. Once again, this is your J-Zone TV. Don't forget to subscribe at syempre pindutin ang notification bell sa akin channel. Bisitahin, i-follow nyo na rin at i-like ang ating Facebook page, J-Zone TV. Syempre, shoutout nga pala sa lahat ng laging nanonood dyan, especially sa lahat ng solid J-Zone TV na laging nakaantabay.